Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So, thank you guys for clicking on this video. Sobrang importante nito para sa akin. Ba't nagbablast ka, ano? Siyempre pa! First time kasi mangyayari to na masasolo ko ang tatay ko. So, everybody knows na anak po ako ni Robin Padilla. And I never had a problem with that. Kahit na nung pumasok ako sa showbiz, it helped me in some way din sa journey ko sa pag-artista. But you know, guys, kasi ang daming nagtatanong talaga sa akin, what does it feel like? It doesn't feel like anything kasi tatay ko siya eh. In some ways, nagigets ko kung bakit siya iniidolo ng mga tao. Kasi ako ang first-hand na naka-witness kung sino siya bilang isang tao. And now that I'm becoming a woman, hindi na ako girl, I'm excited to have this conversation with my father. The conversation that I never had with my papa. So ba? Parang nananakot kayo. Kamusta po kayo? And thank you for giving me ano this time. Ano ba yung tanong na yan? Personal ba yan? O... Kumanda ka, papa namin. Career-wise ba yan? O ano? Ay, hindi. The important questions na gusto kong tanungin sa'yo. Yung kamusta ko? Kayo po! Nasayin niyo po yan kung paano niyo po. Kasi marami pong nangyari eh. So, to the pandemic ano, and everything. Everything? Mm-hmm. Alhamdulillah. Everything. I'm good. Siguro nakatulong din naman yung pagpapalaki sa akin ng mga lola mo. Kahit ano pang dumating, okay lang. Kasi madaming dumadating eh. Ewan ko ba, itong buhay ko, hindi na natapos ang adventure na naman. Siyempre, nung dumating ang pandemic, pero okay ako. Masaya ako. Masaya naman yung mga kapatid mo. Basta masaya ang mga anak ko, masaya ako. Pag malungkot ang anak ko, malungkot. Kahit ano pang sabihin mong tagumpay ang personal na tagumpay ang nararamdaman, okay ako. Okay, ape, pero pipigil, ganun. Okay. Basta okay ka, okay ako. Ayoko kasing magkaroon ng ano yung mga tao na hindi natin nagagawa to in real life. Ang dami nangyari, nag-pandemic, so ang tagal po nating hindi nakapag-usap ng ganito. And there's this thing na nangyayari sa akin, pagkasama ko yung tatay ko, naging bata talaga ako ulit. So this is my chance to be myself. And makapag-usap tayo ng heart to heart. Na-miss ko nga eh. Magmula nung umibig ka, nakalimutan mo na ang tatay. Grabe, hindi naman pa! Kasama talaga yun sa journey ng buhay. Oo naman. Sa journey ng isang babae. So gusto kong bumalik muna. Balik muna tayo. Saan tayo babalik? Sa umpisa ng buhay ko. Okay. The day I was born. January 25, 1993. Nasaan po kayo at anong ginagawa nyo? ano po yung ano memory nyo of that day? Ako, naaalala ko pa yun. Nasa shooting ako nun eh. Sa English ka pinanganak. Oo nga po. Oo. Pagkapanganak mo, hindi lang ako nandun. Pero dumating naman ako. Nakita kita, sinilipa kitang gano'n. Sabi ko, naku, kamukhang namin. Tatay! Ikaw ang carbon copy nun. First glance. Pero pag tinignan mo ko ng close-up, pa- mukha ko ta! Ang dami nagsasabi sa akin, kamukha niya pa rin. Baka naman pumasok lang sa'yo yung role. Siga ka doon. Okay, pwede, pwede. Hindi pa, ang dami nagsasabi sa akin. First glance. Ang nanay mo ngayon, no? Siguro may angulo. Oh, sige, kamukha mo. Masaya naman ako. Nagamit ko naman eh sa show ko ngayon. Bata ka pa, at tahimik ka. Hindi ka iyakin. Nung baby po ako? Oo. Nung ano na? Nung mat-iyakin ka. Toddler. Ikaw nga ang sumasabay sa training eh. Masasabi ko sa takbuhan, tumblingan. Pag sinabi kong tumbling, talagang kahit wala kang training no, umiikot ka. Alam mo ba sa swimming pool? Opo, naalala ko po yun. Umiikot-ikot kang gano'n. Sinasubukan ba kung kaya ko makawala? Nakawala nga. Nagbigyan lang kita nun. Hindi ko di ako pinagbigyan. Proud na proud ako sa sarili ko kasi na-tease ko yung tatay ko. Talagang bata pa lang talaga ako. I was daddy's girl. Siguro kasi nakuha ko po sa inyo yun eh, yung pagiging adventurous. And pagkasama ko po kayo, talagang I'm having so much fun. Tsaka nacha-challenge ako bilang babae. Nacha-challenge ako. Pinakyat mo yung bundok? Opo, na ako lang. Ikaw lang yung batang nakaakyat dun. Wala naman ako pake dun, ang ano lang dun. Yes, na-tease ko yung tatay ko kasi nakaakyat ko. Oo, Australia yun eh, may inakyat kaming bundok. Ikaw nga yung nag-iisang bata lang daw. Oo nga daw. 13 years old po ba ako nun? Tapos tuwan-tuwa pa sa atin yung ano,
yung guide. Talon pa ako ng talon! Kinakabahan nga yung guide natin. Nanalala ko yung... Tuwang-tuwa nga sa atin yung guide. Kaya pagkatapos nun, pinag-training na kita sa... Ah, talaga yun po? Yun pa? Oo. Sa Thailand na yun. Yun ang mga kasunod na nun. Thailand na. Pero alam po natin na mahilig na kami. Martial arts. Magsuntukan. Oh, dahil kayo-kayo nagsusuntukan. Oo. Palagi kami nag-iiyakan ng mga kapatid ko kasi talagang... Naalala ko pa yun. Nagtatumbling kita ng matagal na ganun. Ikaw lang gumawa nun. Naalala mo ba yun? Tinawid mo yung Pasig River. Lumabas ang tao sa Pasig. Pinanonood ka. Tinakot ka ng mga tao. Pag naputol yung kable niya, babagsakan mo dyan. Puro tae. Naalala mo ba yun? Opo, hindi naman nakakatakot dahil magaling ka lumangoy. Oo nga. Malayo yun. Pasig River yun eh. Layo. Mas promising ka. Noon. Noon. Tsaka ano po yun, binigyan niyo po ako din ng lakas na loob eh. Syempre, bata pa ako noon. But nakita niyo po sa akin. Pero nakita niyo po sa akin, so naniwala ni rin ako. Oo, lahat ng sabihin ko noon, gagawin mo eh. Gusto ko lang po kayo pasayahin. Ganun ba yun? Pero dahil nga po doon, nakita ko. Bakit tumigil kang pasayahin ako? Na in love na ko. Yung next na tanong ko po is... Change topic! How did your life change? Nabukasan na yung pagiging wild. Kasi nung hindi pa ako tatay, alam talagang gangster ang tatay mo. Wala kaming kinakatakutan nung panahon na yun. Noong kasi, man-to-man talaga eh. Pero syempre, nung dumating na kayo, nare-realize mo na, ako, di ako pwede mautas ngayon, di ako pwede mawala ngayon. Kasi, paano itong mga bata mo? At nung time naman na yun, na nag-decide na ako mag-laylo, kinuha din ako ng... Bata pa po kayo nun, di ba pa? 23? Oo, mas bata kayo nun. Baby pa kayo. Oo nga po. Nandun na yung time na yun. Na gusto ko na talagang ayusin yung buhay ko. Kasi ano na nun eh, live na mga barilan eh, totoo na. Alam ko, isang beses, isang araw, hindi imposible na hindi ako lagi ang lamang. Kaya yun, very timely talaga yun, yung pagkakakulong ko. Very timely para sa mama mo din. Yun siguro ang best days namin eh. Oo, yung nakakulong ako. Kaya answered prayer yun. Doon din kami nagpakasal lang mga. Ayun na nga po. Nang dumating kayo sa buhay namin, naglaylo kami talaga. Kasi pa kahit mama mo nun, gangster din. Oo, hindi, alam naman niya yun. Hanggang ngayon naman, lumalabas pa yung gangster na. Yes, I know. Lumalabas talaga. That's really nice to know pa. Kasi bilang isang magulang, naiintindihan ko eh yung... Siyempre, bata din ako. Ikaw, baby. Kailangan mo talaga mag-grow up. Oo. For their sake. Kasi hindi na pwedeng maging selfish when you become a parent. Lahat ng luho mo sa buhay, trash ka na lahat. Oo nga. Lahat do you regret ng, that though? Ako naman, timely. Actually, sinave nga ako nun. I feel the same pa nung nabuntis ako. I feel like kasi nagtatrabaho ako, pero hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. So, nung nagka-anak ako, and nagulat ako, nagulat kami. But now, mas lalo na ako! May purpose! I mean, may purpose na kung bakit ako nagtatrabaho, may purpose na yung buhay ko, hindi lang yung puro ako lang. So, naiintindihan ko po kayo sa sinasabi nyo na it's timely and ginawa talaga ni God na mangyari yun. Lahat kami girls, maliban kay Ali. Did you ever think na sana naging lalaki na lang mga anak ko? Hindi. Hindi nyo po naisip? Wala akong ganun. Nanay mo. Hindi ko rin naramdaman. Siya ang antay ng lalaki. Oo nga, sabi nga. Ako, cool lang ako. Kasi ang lagi kong nasa isip nun, may mag-aalaga sa akin. Ay, talaga. Yun ang ano ko. Kasi nakita ko yun sa lolo ko, sa lola ko. Ang nag-aalaga sa kanya, yung mga babaeng mga anak. Oo. Kaya ako noon, hindi ko kailanman na inano na, ay bakit babae? Yung tingnan ko pa nga ganun. Kikita ako dito. Kasi pag lalaki, pampiansa yun. Mama mo, ang walang ginawa kundi magdasal lang magkaroon ng anak na lalaki. Ako nga ang sabi sa kanya, okay to. Akala niya kasi, nalulungkot ako. Hindi. Yun nga lang, pinalaki ko kayo para mga lalaki. Yun na, yun po yung next question. Kamusta po maging girl dad? Kasi in my experience, talagang hindi kayo nag-adjust eh. Wala, hindi ako marunong eh. The way that you raised us, hindi po kayo talaga, you raised us like we were boys. Oh, lalaki talaga. Sabi ko, bahala ka sa pagkababae. Basta yan, palalakiin kong matibay yung mga yan. Sinadya niyo po yun na gusto niyo po kaming palakihin
sabihin, as empowered women. Kasi yung way po na pag-raise nyo sa amin, ganyan, nag-martial arts, pumabaril. And at a young age, in-expose nyo na po kami sa politics and all that. Yun yung usapan natin sa dining table. Always, you're planting seeds sa amin. Makita namin yung reality. Na kahit na lumaki kaming privileged, sa Australia kami lumaki, ito pa rin yung reality, di ba? Not everyone is privileged. Sinadya nyo po ba yun? Oo. Mahalaga sa akin yun eh. Kasi ang bata na walang ugat, ligaw yun. Maliligaw yun. Eh ako na, ina-anticipate ko na yun na ako kasi wild ako eh. Wild talaga ako. Inahanda ako na kayo sa mundo. Ito yung mundong aabutan nyo. Kaya dapat umulat kayo. Tsaka alam nyo kung ano yung mga taong mahirap. Naalala nyo, pumupunta pa tayo sa mga lugar kung saan. Makakit pa tayo ng mundo. Oo. Dinala pa kita ng mundo. Yun nga po. Pinakita ko sa'yo kung ano yung sitwasyon ng mga katutubo. Tulog pa tayo dun sa bahay yes. Na. Yes. In-expose ko kayo sa realidad. Kaya hindi ako nag-aalala eh, na tinasabi ng mga tao, oh, ganito, ganito, ganito. Kayang-kaya ni Kylie yan, walang dadating doon sa batang yun na hindi niya kakayanin. Yung bata ka pa, nag-aral ka na sa Thailand, na kayo lang ha. Sinadya ko talaga yun na... Fighters training. Oo, kayo lang. Ando si Mama Eva, pero kayo pa rin yun. Pag binabalikan ko po yun, parang hindi nga siya normal. Pero para sa akin kasi parang normal lang eh. Stop school, tas fighters training. Iba pala talaga. Lumalabang kayo sa ring. Talagang, ano, tunay. Preparasyon yun. Hindi ko naman gustong maging fighter kayo, pero... Sa laban ng buhay. Laban ng buhay. Saka ma-expose kayo sa iba't ibang klase ng tao. Kasi hinarangan namin kayo eh. Kahit paano sinild namin kayo ng mama nyo. Pero ako, naniniwala ako, darating ang time, mawawala din kayo sa amin eh. Dapat handa kayo. Gusto ko po yung way kung paano nyo po ginawa yan. Kasi may naalala ko, gusto nyo po ituro sa amin yung history. Lalo na yung history with Jose Rizal. Ang ginawa ni Papa, humayar siya ng isang bus. Tapos yung isang buong pamilya namin nandun. Yung footsteps ni Jose Rizal, we traced it. Para lang matuto kami with the history. And gusto ko lang po yun kasi the way that you teach us is not book. You make us experience it. And we just observe. Tapos matututo ka na. Isa po yun sa mga gagawin ko yun, sa mga anak ko. Kasi I really appreciate na it's fun and adventurous. Ipunta pa tayo ng vegan, alam mo. Oo, bakit nga? Ang saya-saya nun. Pumunta tayo sa mga bahay ng hero. Yes. And even Heidelberg, Germany. Oh, yes. Sinirace natin talaga si Rizal. Yes. Para matuto kami kasi hindi kami nag-aral dito eh. Masaya naman ako na tatandaan mo, anak. Oo naman pa. Ako naman yata ngayon ang naiiyak. Ano po yung misconception about you as a father? Oh, as a father. Kasi hindi ako anak conventional. And I love that. Hindi ako naging conventional na tatay. Gusto ko yung quality time. Pagka nung time love language ko po yun. Pares po tayo. Ang lolo mo. Ang lolo mo. Si Papa Roy. Yun ang itinanim niya sa akin. Quality time. Yung lumaki ako ng mulat. Yun ang gusto kong i-ano sa mga anak ko. Naalala mo ba, liit-liit nyo pa, nandun tayo sa, nagme-memorize tayo ng, bata pa kayo, alam nyo na yung sa Quran eh. Yeah. Nandun tayo sa may bahay na malaki. Mm-hmm. Meron parang, naalala ko po yun. Hindi tayo, yung, ganito, hindi. Ginagawa ko, inaharapan ko kayo ng camera. Kasi talagang noon pa, mahal na natin ng camera eh. Yeah. Diba, pinadala pa natin sa Libya yun eh, yung time na yun. So, hindi tayo conventional. Hindi talaga ako, inaamin ko, hindi ako yung normal na tatay. Pero hindi ako nagpabaya. Binigay ko naman lahat. Tsaka parang na-training nyo po kami sa magiging path namin. So kahit di ako nag-aral, like, yung film, ganyan. Bata pa lang ako, na-train na ako dito. You trained me really well. I love the way you parented us. Naku. Pinaiyak ba ako nito? Oh. Thank you, anak. Thank you, thank you. What's your proudest moment as a dad? Ay, pag nakikita kong masaya kayo, siyempre. Ako sa'yo, aking burdado. Masaya ako nun. Fulfilled na ako nun. Boundary na ako. Really? Boundary na ako sa'yo nun. Kahit maluktod yung Tagalog. Ang taas ng rating nun, ha? dahil sa'yo. Ikaw ang ano dun. Hindi nga, hanggang ngayon, pag pinag-uusapan yun sa Channel 7, si Irinaya pa rin. Kasi, creation kita. Oo nga po. Kaya ako proud. Kaya kong mag-create ng action star. Nakagawa ako, hindi fake. Daming action star ngayon, Pekinese.
Ikaw, totoo. Totoong ng Google Pay. Totoong numatumbling. Totoong sumasabi. Totoong to. Lahat totoo. Proud ako nun. Doon papasok yung next question. Your biggest regret. Hindi, ano na, wala naman. Hindi, walang regrets. Lahat na nangyari sa buhay natin, destiny yan. Yan lang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko. Kung anong reaction ko, wala. Kung yan ang gusto ng Allah, ang gusto ng Panginoon Diyos, wala akong regrets. Ang gusto ko lang, masaya ka. Kaya mo. Kasi lahat ng trial na dumadating sa atin, binibigay talaga sa atin yan. Medyo matetest po ang pagiging papa's girl ko. Oh my God. May game po ako. Game? Yes. Mabigat thumbs down pala. Thumbs down kung mali. Thumbs off. Off. Thumbs up if tama yung sagot ko. Nakaupo po kayo sa harap ng TV. What are you watching? Oh my God. Series? Yay! Wait, may ano ba? I'll guess what kind of series. Action? Action? Action. Okay, good. You go out to eat. So, kakain po tayo sa labas. Where will he bring you? Mahina ko pa iniisip to. Yung sa Green Hills pa, yung favorite mo. Aria. Aria? Aria or Japanese? Pareho, tama. Yay. Pa, yan, huwag mo akong pagbigyan, ha? Hindi, totoo naman yun. Yun naman lagi tayo. Kasi paborito mo Japanese food. Paborito ko Persian. Ayun na nga. Sumisibangot ka nga pag sa Persian, dahil gusto mo laging Japanese food. Hindi naman. Food. Nakakataba kasi yung pagkain sa Persian. What is his nickname for you? Wala akong nickname. Meron ba ako? Sangzi? Hindi, Kylie lang talaga. Kylie lang eh. Yun. Kyle. Nanay mo. Nalingan tayo. Oh. Kyle. So wala. Mali ako, yan. Ako laging ano eh. Buo eh. Oo, Kylie. Nga pa. Or Mulan. Mulan. Yan. Dati. Mulan. There was a Mulan. Phase na Mulan yung tawag niya sa akin. Oo, dahil kamukha niya si Mulan eh. Mulan. What is the food he would eat every day if he could? I don't know. Prutas. No? Oatmeal. Oatmeal! Oh my God! What would he never wear? Nakita natin kanina, he would never wear pink. What would he spend all day doing? Reading, praying, watching. When I'm feeling down, he would normally do this to make me feel better. Hindi ko alam kung aware po kayo, but when you do this, na-uplift po talaga ako. Yung hinahawakan niyo po ako sa ulo. Usually kasi ako nag-initiate ng hug, but then, yay! Thank you, Paso. How was that? 6 out of 8? Yes. Siyempre now, parent na ako. Kinabahan ako bigla. Paano nyo po i-describe yung parenting style nyo? Hindi siya conventional, hindi siya yung normal na. Pinipilit ko maging normal. Inahatid kayo sa eskwela. Na-enjoy nyo po yan? Oo. Yung pag-attend? Oo, pinaka, yun ang pinaka gusto ko sa lahat. Really? Yes, oh, yun ang nami-miss ko. Inahatid ko kayo sa umaga, sunduin ko kayo, dadaan tayo kung saan natin gusto dumaan, manonood tayong sine. Yung mga yun ang mga treasured moments yun. Naghahabulan tayo sa papunta ng sinihan, magtatamblingan kayo doon sa harap nung siya, ang kukulit. Talagang, pati ako makulit. Mm-mm. Yung, ano yun eh, precious moments yun. Ako naalala ko po talaga is, hindi po kayo nagdi-dictate eh. You don't dictate, do this, do that, tapos wala nang... Sinasama niyo po kami para ma-experience namin. Para mag-observe kami. Gaya po nung inayos po natin yung bahay. Oo, naalala mo tumulong po pala yun? Tumulong kami, yes. Oo. Tumulong kami sa gardening, sa pagpalit ng... Gumawa kami ng Thousand Islands. Tapos tinuruan kami ni Papa kung paano mag-garden. Pinapa-experience nyo po sa amin. On the job. Gusto nyo pong matutunan namin. And it goes for all of it. Yung sinasama nyo po kami sa taping, sa mga ganyan. Ang ganda po ng ginawa nyo. Pag iniisip ko ngayon, parang hindi ko alam, natututo pala ako. Ang dami ko nang na-pick up na lessons. Nagutuwa naman ako, naalala mo yun? Siyempre pa, ano na ako eh. Tayong gumawa ng ganda-ganda nung ginawa natin. Bubungkal lang lupa, kay teamwork, di ba? Yun, pinapakita niyo po muna kung paano dapat. Pati yung paglinis ng bahay, lahat yun. Oo, magagaling lahat kayong maglinis ng bahay. Tamad lang. Oo, lahat to, lahat. Pero
tanong naman. Ano po feeling na naging dad kayo ulit? So does it feel like mas prepared ka na, ganun? Or? Masaya, syempre. Masaya. Para kang deja vu. Ganun, nangyari ulit. Mm-mm. Ang ano lang, mas masakit sa likod ngayon kasi matanda na ako. Hindi, totoo. Parang sa inyo din ba? Na yung masaya ako pagkalaro ko yung mga anak ko. Walang katumbas na kasiyahan yun. Kaya kung makikita mo, yung ginagawa ko sa mga kapatid mo, flashback lang yun sa inyo. Kung paano kayo inalaki. Ganun. Ako nga lagi, parang ang flashback talaga kayo kay Isabella tsaka kay Gabriela, parang si Queenie tsaka ikaw yun eh. Yun ang lagi kong nakikita doon sa dalawang yun. Pagka nagmumulan naman si Isabella, ikaw naman ang nakikita ko. Lagi niya nang sinasabi yun, Ate Kylie can do this, Ate Kylie can, gano'n. Ano lang, parang sa akin kasi, andyan lang ang pag-aartista. Same. Andyan lang siya, hindi siya mawawala, nasa mm-hmm. dugo nila nasa yun. Nasa dugo naman eh. Ano muna, parang... Namawak yung mga interest Oo. Yun ang nagkulang ako sa inyo eh, encouragement sa pag-aaral. Sinasabi natin, yung tunay na application, may on the job, at the same time, may encouragement sa schooling. Yun ang kulang ko eh. Yun yung actually the next question. Oo. Ano pong gusto nyong gayahin ko sa parenting nyo and yung hindi? Ayun. Kailangan i-encourage natin sa... Pag-aaral. Pero sa course na gusto nila, yung ganon? High school nila, pag nag-college sila, siyempre kung ano yung gusto nila, di ba? Ginagawa naman natin yan doon sa kapatid mo. Okay? Oo nga. Naniniwala ako, ang pagpapalaki ng bata, dapat dalawang kamay din. May on the job, meron ding eskwelahan. Hindi, kayo naman. Ko po yung na-expose talaga kami sa art and everything outside talaga, of school. Dapat, ang saya. Siguro, pumupunta pa tayo nun sa Italy talaga para makita lang nyo ang art. Ganun din tayo ka-bless. Allahu Akbar. Ganun, masasabi ba ng classmates ko yun? Nag-aaral kami ng history, Germany, World War II. Nakapunta ako doon, masasabi mo nila. Iba din. Iba yun. Natatapa ako doon sa loob ng Auschwitz. Oh my God. Paano po nagbabago yung pagiging tatay nyo sa akin as I mature? Siyempre, magmula nung nag-asawa ka, 1+1 yan eh. Pag nag-asawa na ang anak mo, hindi na ikaw ang protector noon. Tagatanawan ka na lang. Tingin ka na, okay mo yung anak ko. Pag nag-18 ng anak, para ka nang sinasapok. Tsaka nakapagbitaw ka kasi ng salita pa eh. Pag hindi, talagang dapat ka lang na, naman. Ka na. Eh, wala na talaga. Ako naman eh. dapat lang. Pero masyado ko namang inano. 18 na ako. Masyado mong ninamnam. Oo, na-feel ko naman masyado. Dapat di ka nagbitaw ng salita pa eh. Masakit yun sa lahat ng tatay. Masakit dahil hindi mo na, wala na sa kamay mo eh. Pero yung love and concern, yung prayers, kasi pagka ganun, pagkakatiwala mo na lang si Diyos. Nakakatakot po ba pag nasa stage na yan? Kasi sa stage po ngayon, syempre nasa akin pa sila, yung mga bata pa sila. Malaki pa yung influence ko sa kanila. Pero papag yun na, yung paalis na ng bahay, mabait ano pa, mabait pa. Alam mo anak, mabait pa kayo. Oo nga. Kasi nagtiis kayo hanggang 18. Yun lang naman ang pinagpapasalamat ko. Nagkaroon kami ng time ng mama nyo na ma-appreciate kayo ng hanggang 18 years old. Kaya ako, papasalamat ako doon. Diba? Na-enjoy namin kayo. Hindi ko na lang kayo na-enjoy ng mga dalaga na kayo dahil siyempre, iba na yung mundo nyo. Eh, talaga naman ganun ang realidad sa buhay. Ganun talaga. Hindi naman habang panahon eh. Nasa pader mo yan. Thank you pa rin sa memories. Nag-post ka nga nung isang beses, yung ikaw na malaki, tsaka ikaw na maliit, naiyak ako doon. Mamaya din po, itatakil natin yan. Oo, di, totoo, naiyak ako doon. Pero gandang-ganda ako doon sa sinabi mo doon, lahat. Kasi iba po din kasi yung pag nanganak ka, babalik nga doon sa childhood. Nakita ko rin po yung mga pagkukulang ko bilang daughter, parang, sige, kailangan kong pagdaanan. Feeling ko dapat that time, binigyan ko pa rin ng time, yung tayo. Kasi that time talaga, nagrebelde din ako. Kaya po nang sinabi nyo, when you were 13, naging wild din ako. Padili talaga. Yun, na nagpasalamat. Parang naging full circle na nga. Kasi nung nanganak ako, talaga bigyan ng time yung mga magulang, parents, and bigyan ng importance yung family mo before. Kasi you're building a family now.
parang kailangan kong ayusin yung tayo para maayos ko rin yung ito. Natuto ako sa atin and gusto kong ayusin yung atin with you, Mama and you, and with sila Tita Mariel. Para pag ako naman nagkwento sa mga anak ko, maganda rin yung mga maririnig nila. As a mom of two boys, ano pong maipapayo nyo sa akin? Number one, na itanim mo sa mga anak mo, yung faith. Magkaroon sila ng faith sa God. Number one yun. Mga bata naman kayo, ganun eh. May seed. Number two, huwag mo ilalayo sa tatay nila. Alam kong hindi mo gagawin, pero i-ano mo yun, kailangan may father image. Kung ano man ang pinagdadaanan yung dalawa, o ano man ang arrangement nyo. Pangatlo, huwag mong palalaki na spoiled. Kailangan talagang hahayaan mong masasaktan. Kasi iba ang babae sa lalaki. Ang babae, sinishield mo yan. Ang lalaki, hinahayaan mo yan masaktan. Darating ang punto yan, darating ang time yan, na aabutin yan yung masasaktan yan. Ayun na ba? Yun yung next question. Oo. Paano pag na-heartbreak na ano pong... Eh, pwede kong pa yun. Ay, kuyata kayo nakita na. Hindi, una-una, ang una-una niyan, pag nag-eskwela yan, hindi mo mawawala yung sukatan ng mga boys. So, yun na nga. Huwag mong pagagalitan kailanman. Dapat para kang si Lola Eva. Si Lola Eva, pag umuwi kami ng gulpi kami, pababalikin kami noon. Bakit nagulpi ka? Bumalik ka doon. Hindi ka po pwedeng uuwi dito sa bahay, ikaw gulpi. Huwag mong hahayaan na yung anak mo nabuli. Hindi ko sinasabing makipag-away siya, pero huwag siyang papayag na mabubuli. Uso yan eh. Pero iba na yung labanan ngayon pa. Hindi na siya physical eh. Saan na siya eh? Kahit saan. Kay physical, kay cyber yan, o ano, hindi pwede. Kaya sa anumang aspeto, emotional, physical, lahat laging dapat nakasuporta ka doon. Huwag mong sundan. Huwag mong spoil din. Never. Sa isang punto ng buhay nila, pag medyo malaki-laki na, hayaan mo magtrabaho. Kasi ikaw yung nakikita kong tipong parang mama mo. Ang mama mo kasi talagang binigay lahat sa anak niya. Everything. Siguro yun ang pinag-aawayan din namin nun. Alam mo naman yun. Pero ako, advice ko sa'yo, sa anak mo lalaki, bigay mo lahat pero huwag trabaho. Kailangan niyang matutong dumiskarte. Huwag na huwag mong tuturuan dumiskarte. Hayaan mo siya. Laki ng responsibilidad mo. Ang laki. Hayaan mo, bigay mo sa akin. Actually, kaya ako nagtanong pa. Kasi ang alam ko lang talaga is, di ba? Love. Pero alam ko darating nga talaga yung araw na hindi pwedeng puro love lang. Kaya mo maduguan minsan. Ganun talaga. Ay, pag nadadapa sila, kasama talaga yan sa paglaki na. Yan! Oo. Kasi ngayon, pag kasama ko sila, syempre, ako yung nanay yung tatay eh. Pag kasama ko sila, tapos ganun din naman pag nasa tatay siya, nanay-tatay. Hindi ako ganun dati eh. Dati talaga umaasaw sa tatay niya. Ngayon talagang, paano ba to? Mas masobra pa ako. Yung pag-discipline. Kaya nagtatanong ako, yan is ngayon. Eh, tama yun. Na ano lang, na-reinforce lang yung naisip ko din na... Okay. Picture number one. Oh my gosh. Napakagandang ano nito ah, picture. One word, traveler tayo talaga. Oh, adventure. Yan talaga tayo. Tsaka you made it a point pa na every time na uwi ka sa Australia, talagang may gagawin tayo, may pupuntahan tayo or something. So next picture, oh my gosh, natutuwa ka dito. Yan, first... ang pinakamagandang fighter talaga. Ito mo naman, hindi ka pa marunong yan, hindi, wala ka pang formal na martial arts training. Perfect na yung form mo. Ito lang yung na ano nga ako. Hindi, kasi yung pagkakuha naman ng picture yan. Oo nga. Okay. That's my dad pala, guys. Dapat pala hindi ko na ipamigay yan. I-donate ko yan eh. Muay Thai po ba? Muay Thai na yan. Nung di time pa ako aware. Oo. Kickboxing yan. Kickboxing. Yeah. Wala pang siko yan. Tara! Yan ang aking pride. Bawi na ako dyan sa Erinea. Yan ang the most happiest time of my life. Okay, next picture. Aww. Family. Yeah. Kamukha ni Alas. Oh my God. Oo nga eh. Yan tayo. Yan, my sweet daughter. Yan si Kylie talaga. Lagi naka-angkla sa akin yan. Oh, ayun si Queenie. Lagi lang nandun sa likod. Oh, yan, si Sherilyn. My last question is yun nga. Ano po yung message nyo
Yan ang batang baby. Batang Kylie. Oo, yan si Kylie. Sweet. Ito na naman yung ngiti na yan. Pero dito, pilya ka na dito eh. Oo. Yan ang description ko dyan, pilya. Pilya ba ako? Nang bata ako. Ayan, no? Pero pasaway ako pa. Oo. Ano po message nyo? Dyan sa batang yan, ikaw ang kukuha ng trono ng tatay mo. You'll be a great action star. Ah, ito ka na pala. Kailangan ko pang... Basta, bigyan niyo ako ng 5 years. My questions. What's your favorite color? Ako? Green, siyempre. Green na? Green pa rin! Oo, okay. Green. Oh. Pero why? Dati, black and red eh. Bakit green pa? Eh, Islamic green. Sunset or sunrise? Sunrise. Oh, sunset dati, ako. Sunset. Really? Oo, ngayon, sunrise. Ba't nagbago? Aho, dati kasi, beginning, ganun. Dati kasi, parang pakiramdam ko, I'm tired. Matutulog ka na. Gusto ko na matulog, sunset. Kaya pala nasa sunset pa rin ako. Ang naku! Kailangan, napunta ka na sa sunrise. Tingnan natin, hintayin natin. Naku, di totoo yun ha. Emotionally, nadi-define yun. Sunset kasi is sad. Sunrise is hope. Darating din yan. Oo. Pabalik yan. Sunset pa rin ako. Nasa malungkot ka pa. Hindi ako malungkot pa. Pagod ako, dalawang bata. Totoo. Rest ang nakikita mo pag sunset. Yeah. Yes, matutulog na ako. Favorite song? Kasi ang naalala ko, yung mga trip mo dati. U2, The Cure, na hanggang ngayon, pag pinapakinggan ko, mabalik talaga ako pa. Naalala kita. Ano, nagkakaroon ng meaning lahat ng kanta ngayon, habang lalong... Lahat naman ng kanta natin noon may meaning. Kaya lalo ko na-appreciate ngayon pa. Kasi dati talagang blasting sa ano ng kotse. Puro ganun, ulit-ulit. So ano ngayon yung favorite song mo ngayon pa? Ngayon kasi nasa production kami ngayon ng Mista. So nasa rock and roll ako ngayon. Production ng Mista? No, nandun kami ngayon eh. Nag-ano kami ng Mista eh. Part 2. What? Oh my God! So, andun kami sa rock and roll stage ngayon. Ang matandang mga music. Pero those are the best. Yun ang mga classic talaga na rock and roll. Kasi noon naman, kaya natin gusto yung mga Bob Marley, mga U2. Kasi nakamood tayo sa peace. Puro peace. Naalala nyo kung saan-saan tayo nakakarating. Peace tayo. Gera yung mister. So, nakamood tayo sa ano, panggera na. Okay. Favorite movie? Movie na ginawa ko? Mista. Hindi kasi nawawala yung message nun. Hanggang ngayon, applicable. Siguro matagal na akong nawala sa mundo. Hindi pa rin matatapos ang message ng Mista. Hindi ko naman pelikula. Braveheart pa rin. Every time na pinapanood ko yun, panalala ko talaga ikaw. Ang ganda ng movie na yun. Yes. Anyway, yes, family movie natin yun. Iba. Hindi lahat ng family mo sa sabi. Sorry. Okay, favorite quote or saying? Ako? Wow. Mabigat yan, ha. Ayoko na yung do or die. Masyado mong nilumnam, eh. Siguro ang favorite quote ko, nako, ano ba ang magandang quote? Eh, yun pa rin talaga ako eh, do or die pa rin. Do or die. Oo eh. Pinipilit kong ibahin eh, para sa'yo. Para maiba naman ng... Applicable pa rin naman pa. Masyado lang lumakas ang loob mo, anak. Favorite book? Kasi mahilig ko magbasa, mahilig po magbasa ang tatay ko. Doon ko rin nakuha yung pagbabasa. Meron po akong memory pa. Binigyan mo ako ng libro. Oh my God, na-traumatize ako. About what happens after you die. Islamic book yan eh. Natakot ako! ano ba yun? 5 days after you die daw. Unang araw, tatanungin ka, ganyan. Di ka makakapasok sa heaven or hell. Na-trauma ako. Di ko na tinapos. Binalik ko na sa'yo. The book best pa rin sa akin, Quran pa rin. Okay. Yun pa rin ang ano ko talaga, the best pa rin. Lalo ngayon, sa stage ng buhay ko. Yun pa rin. Maraming dumaan na libro. Alam mo naman yung history, mga historical books. Favorite date mo ever? Ang favorite date ko, kailangan yung ano lang talaga. Una, wala sa Pilipinas. Hindi dahil siya ayoko ang Pilipinas. Kung hindi lang sana ako kilala. Yun ang pinakamagandang date. Ay, oo, totoo yan. Ako din, I second the motion. Kasi ang pinakamagandang date, nasa... Hindi ka kailangan. Kaputiria lang kayo. Hindi kailangan maraming cheche-bureche. Oh my God, so isang beautiful
day, sunny day, na nakaupo kayo sa cafeteria, nagko-coffee lang kayo, nagtititigan kayo, nagagano lang kayo. Yung normal, hindi nagtatago ka. Oo, totoo. Hindi ko ano yun eh, hindi sa akin beautiful day to. Yung hindi ka makapag-showy, hindi ka makayakap kasi baka may nakatingin sa'yo, may nakakamera sa'yo, ba't winabuti yun? Gusto ko natural, relaxed date. Tatay talaga kita. Oo. Your favorite memory with your father, with your dad? Siguro nung nalaman niya na bumagsak ako. Ang ina-expect ko, gugulpihin ako ng tatay ko. May hagdanan na ganun. Nandito ako sa baba, andito siya. Lumabas siya ng kwartong ganun. Tinakatingin siyang ganun. Sabi ko, gugulpihin ako ng tatay ko. Nawakan ako sa ulo. Akala ko, iuumpog ako. Dinala ako dun sa... May fireplace kami sa Baguio. Eh. Naupo siya. Dala-dala ako, naupo ako. Tapos inupo niya ako dito. Sabi niya, ano pa po kayo nun pa? Mga 10 years old, mga ganun. 11. Sabi ni Papa, wala akong maipamamana sa iyo, anak, kundi pag-aaral mo. Sana pagbutihan mo. Hindi niya ako sinaktan yun lang. Siguro, memorable sa akin yun dahil alam ko gugulpihin niya ako. Aww. Hindi siya nagsasalita. Naganun lang niya ako sa ulo. Marami ha, kasi marami naman yun. Pinasyal niya kami, nilibre niya. Kasi ang tatay ko, personal yun eh. Lalo na pag magpapasko nung araw, dadalhin niya kami dun sa isitan. Ganun, maraming ginawa ang tatay kong maganda. Pero yun ang hindi ko makakalimutan. Kasi alam ko, bubugbugin niya ako. Kasi yun ang nangyari doon sa yung mga kapatid ko na bumagsak. Last question. May... ayoko. Ano yan? May gusto po ba kayong itanong sa akin? Ilan? Ilan ang tanong? Isa lang. Isa lang? Pero okay na kayo? Okay na kami. Yes. Okay na kami. Thank God. Sige nga, tinitingnan kita sa mata eh. Kasi hindi ka makakapagsinungaling ka sa akin eh. Okay na po talaga pa, I promise. Ayoko nang magano, basta ang importante, masakit okay kami ba? Sa mga bata. Masakit pa. To be honest pa, ang mahirap lang talaga dun sa nangyari sa amin is never ko nang may enjoy yung pinapanood ko silang naglalaro. Yun lang. Kasi alam ko nung dumating na talaga yung time na hindi na siya nag-work. But bilang nanay, oh my God! Give me a few minutes. Yun lang, kasi favorite ko yun eh. Favorite ko yung pinapanood ko yung anak ko at tatay nila na magkasama. Yun lang talaga yung isang bagay na nagtatanong ako, pwede tama ba to or hindi. Pero kung titignan ko as a whole, mas maganda yung nangyari ngayon. Kasi hindi na kami toxic. Mahapdi sa aking puso na hindi ko na yun nakikita. May enjoy. In that way, nabuo kami. Mas happy na ako ngayon. Realistically. Kasi after na mga nangyari, hindi na ako makakabalik dun eh. Sa... Saan? Dun sa kung paano ako before. Masyado nang marami nangyari. Ako naman yata ngayon ang malulungkot. So wala na talaga ang pag-asa. No, it's best for what it is now. Kasi titignan ko rin. In the future, maging friends kami talaga. Ngayon kasi may, syempre after nangyari, we're friends. Pero may, there's a distance. Dumidistansya na ako kasi syempre, nagulat ako. Pero nga, bilang nanay ng mga anak ko, I have to be civil. Try to be the better person, mas mature na tao. Naging klaro lang kung nasaan yung ano niya, kung nasaan yung priorities niya. So it made it more clear to me. Pero bilang nanay din ng mga anak ko, ha, masakit sa akin yon. Hindi ko na nga may experience yon sa kanila. Kaya nga, di ako, I have no shame in saying that sinastalk ko pa rin kasi gusto ko makita na okay, masaya sila. Buo pa rin yung relasyon nila bilang magtatay. So, happy na ako. Kasi siyempre on my side, may guilt eh. Kasi sorry. Yun lang. Pero ready na ako mag-move forward talaga. Hanggang saan ba yung kaya ko bilang babae na mag-isa lang ako. Ganun. So, I am okay. Hindi, dapat lang mahaba, anak. Kailangan, I need explanation. Yun pala yun. Masaya ka na. Yes. So, thank
you, Pa! Salam ko, busy ka. Marami kang ginagawa. Hindi, ako nga dapat ang magpasalamat, anak. Ang tagal ko nang inantay ito. Makausap mo ako. Pamakasap kita. I hate interviews, but this will be an interview that I'll never regret. Actually, kaya ko din po gustong gawin talaga to. It's something that mapapanood ko pag tanda na ako, ganun, papanood ng mga anak ko. Something that I'm proud of. Interview I'm proud of, which is very rare. I love you, Pa. Thank you. I love you, love you.